magsulat doon puro kasinungalingan. Kaya huwag niyo i-cancel yung kontrata ni Keigo dahil lang doon. Na-appreciate ko ang pagpunta mo rito sa amin at pagsasabi ng concerns mo. Pero negosyo to, Iha. Lalo na yung ginawa niyo bago. Napakaganda noon. Pag ginawa niyo ng CD yun, sigurado kikita yun ang... Miss, ano naman nga sa'yo? Okay ka lang ba? Sir Keigo! Bakit? Sorry, sir. Tumawag si Mr. Yuma sa akin ng City Records. Kinamatay siya. Oh. Sino pupuntahan mo? Yung kinamatay bang estudyante? Papayaan mo na siya, Keigo! Ano ba, Keigo? Tigilan mo na ang kalokohan to. Okay lang yun. Basta kakampi mo pa rin ako. Hanggang sa uli, nandito ako. Kahit nasa Amerika ka na, kahit ayaw mo na rito, susuporta pa rin ako sa'yo. Kasi, mahal na mahal kita, Keigo. Hindi mo kailangan suplihan yun. Basta mahal lang kita. Kailangan ko mahalin ka para mabuhay. Kahit hindi tayo magkita, mamahalin pa rin kita. Ano ba talagang gusto mo? Anong gusto mong mangyari, ha? Hindi mo naiintindihan? Nakakagulo ka lang! Alam mo ba kung gaano kalaking gulong tinalam mo? Nawalan ako ng trabaho. Pinagtatawanan ako ng lahat. Kaya ngayon kailangan ko nang umalis sa bansa. Sabihin mo sa akin, ganun ba pang mamahal? Hindi yun makakabuti sa atin. Magpapakahirap ka lang. Masasaktan. Mabibig ko. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit mo pinaparamdam sa akin kung paano uli masaktan? Kung paano uli mabuhay? Bakit sadyang mapaglaro ang katana kung sino ang mahal mo? Siya ba ang napapalayo sa'yo kung hindi tayo para sa isa't isa? Sa puso ko hinahanap-hanap kita. Diyan ka na pala. Kamusta yung pinanood mong concert?
Masaki. Sana, ganito ako kasaya palagi. Pwede na akong mamatay. Diyos ako. Meron lang gusto kumontrata sa'yo, Keigo. Sa recording company sa States. Maganda yung offer nila sa'yo yung kontrata, kaya simulan mo na mag-impake. Ang gusto nila, makaalis ka dito as soon as possible. Pinapayos ko ng mga papeles mo. Gusto? Imanat mo ito. I'm sorry. Pwede bang pag-isipan ko muna? Pero, akala ko ba... Ba't pag-iisipan mo pa? Dahil na naman sa babaeng yun? Gusto ko pa rin pumasok sa music industry ng Amerika. Pero ayokong iwanan siya mag-isa. Nahulog na bang loob mo sa kanya? Ganun na nga. Ano mo bang ginagawa mo? Umalis ka man o hindi, sa tabi niya ngayon. Magkakaroon pa rin siya ng AIDS. And eventually... Mawamatay siya, ganun ba? It takes years bago yung nagiging AIDS. Pwede rin siyang mabuhay na matagal. Pero mamamatay siya dahil doon. At may iwan ka na namang nag-iisa. Nangyari na yun sa'yo noon. Makakaya mo bang ulitin pa? Ito yung susubukan natin. Ibang combination naman to, okay? Last na ba yan sa mga pwede kong inumin? Ganun na nga. Sa ngayon, last na yan. Pero, kung umokay sa'yo yan, madidelay natin lalo ang development nun into AIDS. Kaya subukan pa rin natin. Okay. Mukhang masaya ka, ha? Anong nagbago? Ano lang po, may magandang nangyari sa akin. Mabuti yun. Kapag masaya ang isang tao, lumalakas ang immune system niya. Napakalaking bagay na nun. Siguro kung palagi kang masaya, makakaya mong labanan ang virus sa katawan mo. Ito, pag-ibig. Subukan niyo po ito, ma'am. Hi, my name is John. John West. And this is the United States. Terrific. Yes, terrific. Let's start. Grabe ka. Ba't mo naisipan kumuha ng English language course? Pupunta ako sa Amerika. Huh? Amerika? Kailan? Ngayon? Matagal pa. Basta pupunta ako. Si Keiko. Pupunta na siya doon. Gusto kong sumunod sa kanya. Kaya ako nag-enroll sa English class. Sa ngayon kasi, hindi ako fluent mag-Ingles. Wala rin akong alam gawin. Kung sasabihan ko siya, magiging pabigat lang ako. Tama ka. Sinusubukan ko nga ngayon mga bagong gamot na binigay ni Doktora. Pag umokay sa akin, mas madedelay yung development ng AIDS. Teka lang, hindi ba sa Amerika pinag-aaralan nila yung AIDS? Ang dami nilang pag-aaral tungkol doon. Kaya posible mangyari na makahanap na sila ng gamot. Mm. Posible nga. Alam mo pang sinabi ni Doktora? Mm. Kung palagi daw ako masaya, malalabanan ko yung sakit. Mm. Pag nangyari yun, pwede pa ako mabuhay ng matagal hanggang sa tumanda ako. Sana nga. Ikaw? Kumusta ka na? Naistorbo ba kita?
Gusto ko lang sana mag-sorry sa'yo. Ha? Naisip ko kasi, yung sakit natin, pwede ko rin maipasa ng hindi sinasadya. Pero ang sama ko. Kasi hindi kita pinatawad. Sorry na sabi ko yun, ha. Pasensya na. Sige, ha. Teka. Teka, sandali, ha. Ang galing. May pirma pa ni Keigo ang CD mo. Matagal ko na itong iniingatan. Kung gusto mo, sayo na. Maraming salamat sa pagbisita sa akin. Salamat din. Hayaan mo. Iingatan ko to. Kumusta na pakiramdam mo? Hindi ka hirap ngayon? Okay lang. Gumagana kasi yung gamot sa akin. Ah, ganun ba? Mabuti naman. Makang okay ka na nga eh. Hindi ba paborito mo to? Ganyan yung nasa kwarto mo dati. Salamat. Ano yan? Ito ba? Binigay ito ng lalaki na kahawa sa akin. Bakit kaya niya binigay ito? Mamamatay na kaya siya? Malay naman niya. Baka nga mauna pa ako sa kanya eh. Huwag mo sabihin yan. Kahit na pabiro. Sorry. Alam mo, ang saya-saya ko ngayon. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Napakasaya ko talaga. Kaya hindi na ako natatakot sa kahit ano. Matapang ka na? Keigo, pumikit ka sandali. Sige na. Naiintindihan ko na. Bumaba ka na. Huwag mo nang ulitin yun, ha? Huwag na. Wala na ito mga side effect.
namin na iligtas ang inyong anak. Hello, ICU. Tulad ko. Lisa! Wala ngayon dito si Keigo. Halika na. Malamang pabalik na rin yun. Kinuha lang niya yung visa niya sa embassy. Miss Kaoru, kasama ka ba niya sa Amerika? Yung bang ikaw na natatakot mo? Wala kaming relasyon, kaya wala kang dapat ipag-alala. May iba siyang ninamahal. Siya yan. Bakit? Hindi ba sinabi ni Keigo? Nakatatanda ko siyang kapatid. Matagal din ang naging relasyon ni Keigo at ni Ate Lisa. Kaedad mo lang siya nung magsimula silang magsama. Si Ate ang nagtrabaho para sa kanilang dalawa nung wala pang nakakakilala kay Keigo. Pero ngayon, asan na siya? Patay ng kapatid ko. Alam mo ba kung bakit nahulugan loob niya sa'yo? Naaawa siya sa'yo dahil sa sakit mo. Namatay ang kapatid ko sa harap niya. Kaya natatakot siyang iwan kang mag-isa. Ito.
sinundan mo siya, hindi kita mapapatawad. Hindi ka rin mapapatawad ng ate ko. Sabi mo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na nangyari sa inyo noon ni Liza? Dahil pa mahal mo pa rin siya hanggang ngayon? Tama ako, hindi ba? Tama. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon. Alam ko na kung ba't mukha kang malungkot palagi. Kung sinong iniisip mo at naaalala. Masaki, pwede ba makinig ka muna sa... Masaki, ano nangyari sa'yo? Pinagtimpla kita ng tsaa. Baka gusto mo. Sige po. Malamang. Side effect yan nung ininom niyang gamot. Pinagdarasal ko na sana ngayon umayon yung gamot sa kanya. Ilang beses na kasi siyang bigla na lang nawawala ng malay. Ganun po ba? Mr. Ishikawa, nagpapasalamat ako sa'yo. Mula nung dumating ka sa buhay ng anak ko, palagi siyang nakangiti at masaya. Siguro nga, hindi na siya makakapamuhay katulad ng iba. Pero gusto kong maranasan niya kung paano magmahal at kung paano mahalin. Sa buhay natin, ang pinaka-importante, ang pinaka-maganda, pag nagmahal ang isang tao, hindi ba? Totoo po yan. Kaya lang, ang pinaka-masakit sa lahat, kapag nawala ang iyong minamahal. Naranasan ko na pong mawala ng minamahal. Iniisip ko, ayoko nang maranasan pa yun uli. Ayoko na uling pagdaanan ng lungkot. Ang sakit na nararamdaman. Pag mas malalim ang pag-ibig mo sa isang tao, mas malalim din ang sakit. Para makipagkita sa lalaki mo! Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan si Mama! Si Mama lang ang kasama ko palagi! Inaalala niya kalagayan ko! Huwag kayong magsalitaan ng ganun dahil kayo ang iwan sa amin! Saki! Pinabayaan niyo lang dito si Mama nag-iisa! Iniwasan niyong harapin ang mga problema natin! Wala kayong ginawa kundi magreklamo! Kaya napunta sa ibang pagmamahal niya! Galit ka pa rin. Ano sa tingin mo? Nasaktan ako sa ginawa mo. Alam mo, swapang talaga ako. Gusto ko buong pagmamahal mo. Akin yun ngayon, yung nakaraan. Pati bukas mo. Pero imposible na yun. Dahil
dahil malapit na akong mamatay. Yun ang sinabi mo, hindi ba? Ayaw mo na pagdaanan uli yung nangyari kay Lisa? Umalis ka na! Umalis ka na! Kalimutan mo na ako! Makinig ka muna sa akin. Bukas ng umaga, alis na ako papuntang Amerika. Sana, makausap muna kita bago ko umalis. Hindi mo na kailangan gawin ngayon. Talaga na mong pupunta ka sa Amerika, di ba? Tanggap ko na rin walang pupuntahan ang relasyon natin. Hinahanap-hanap kita. Tanggap ko ng totoo. Kahit yan, hindi ako nagalit sa'yo. Masayang-masaya ako dahil nakilala kita. Maraming salamat sa mga alaala ang binigay mo. Ang ating mundo.